James. Umunat ang matinis na sigaw ni Patrice, nang bigla na lang siyang buhati ng asawa papasok ng banyo. Ginising siya ng mga halik at haplos nito kaninang madaling araw. Hanggang sa nag-umaga, buong init na nagpaubaya at nagbigay siya sa asawa. Kagaya ng pagpapaubaya ngayon. She was naked on top of the sink as he deeply slammed his nakedness into her. Both their hands wander around caressing each other's bodies. She was tempted to open her eyes when she heard him sound aloud. Nagmulat siya ng mga mata. Kay gandang pagmasdan ni James, habang gumagalaw ang mga kalamnan na sumabay sa ritmo ng mariin at malalim na mga ginagawa nito. He looked scorchingly hot and gorgeous, habang awang ang bibig na nakatingala sa kisame. Ninanamnam nito ang init at sarap. Malamig sa banyo pero hindi iyon nakapihil na latagan ng pawis ang kanilang mga katawan. Every drop of sweat on his pores made this man even look more beautiful. And she will never get tired offering her to this man. Habang pinagmamasdan ito, ay tumipon ang luha sa kanyang mga mata. Pinuno hindi lang ang kagustuhan ng puso niya, kundi ng labis na pag-ibig para sa taong ito. I love you, James. Pansamantala itong nahinto, nagbabagang titig puno ng pagmamahal ang mga matang nanyulay pabalik sa kanya. Behind that look, she could see love. It was evident. I love you. Kinabig nito ang batok niya, at malalim at mapusok siyang hinalikan. Sa kanito pinagdikit ang kanilang mga mukha. Naglapat ang parehong nakaawang na mga bibig, habang natural na umangkla ang mga binti niya sa baywang nito. Mas dumikit ito sa kanya, halo-halo ang pakiramdam niya. Then, he continued his erotic dance. Mapusok at mabilis na tila hinahabol ang bawat paghinga niya, habang hawak nito ang pangupo niya at idinidiin lalo ang mga sarili nila. Ang kanilang mga boses man ay hindi na kontrolado. Unadulterated sounds echoed inside the bathroom. Until they both reached together. I love you. Magkapanabay nilang sambit sa kabila ng paghahabol ng hininga. Nagtapos silang kapwa may ngiti sa mga labi. Both of them were satisfied with their cravings. Morning had always been great. At sa bawat pagkakataon ay nagtatapos sila sa masuyo at malambing na halikan. Kanina lang ay halos durugan na nila ang labi ng isa't isa. We will have dinner tonight with Dad. Napahinto siya sa pagsabon sa dibdib ng asawa at napatingala rito. Surprise dinner. Dumating ang mga kamag-anak ko. They will stay here until our wedding day. Naging mailap ang mga mata niya. Makikita na naman niya si Indira. Nandoon din ba ang mommy mo? Mommy natin. Inagaw nito sa kanya ang sabon at pinatalikod siya. Sinimulan nitong sabunin ang balikat niya. You're intimidated by her. Sino ba naman ang hindi? Mabuti na lang at nakatalikod siya, at hindi nito nakita ang kabaligtaran ng hindi na isinagot niya. Sa lahat ng nangyari, hindi siya nagsumbong sa asawa. Well, to keep you at peace, mom is not around. Nasa ibang bansa pa rin kasama ni Tita Yolanda. Of course, she'd rather have the company of an Ignacio, kesa sa makisali sa preparasyon ng kasal nila. Pagkapaligo ay sabay silang nagbihis. Magkaakbay na bumaba ng hagdanan at sabay na nag-breakfast. Literal na magkasalo, request ng hobby niya. Iisang pinggan para sa kanilang dalawa, iisang baso at iisang pares ng kubyertos. Mabuti na lang at maagang pumasok si Nami. Habang kumakain kasi ay panay ang nakaw ng halik ng asawa niya. Pilyo, dalawa tayo babe. Hinatid pa siya ni James patungo sa shop ni Klein para sa wedding gown niya. Just like any other day, magkatabi sila ni James sa sasakyan, at panay ang hawak at singhot sa kamay niya. And when she looked at him, a perfect life with him flashed before her very eyes. Contentment, ang pumuno sa dibdib niya. Wala na siyang hahanapin pa. Wow, ang ganda. Di maiwasang putaktiin ng mga kaibigan ang suot niyang singsing. It was a diamond-studded ring. Maliit lang ang brilyante na nakapatong sa pinakagitna, ngunit kumikislap lalo na ng matamaan ng liwanag. Ang kinang ng batuha. Yayamanan, kantiyo ni Christina na kinindatan pa si Lynette. Ngali-ngali niya nang itago ang kamay na nasusuotan ng singsing, pero ang mga mapanuring mga mata ng mga kaibigan. So, paano ba yan? Mukhang maaantala muna ang business venture natin, nang mapag-isa sila ni Lynette ay wika nito.
Pansamantala munang maaantala ang business partnership nila. Na-approve ang application nito sa isang food and research institute sa Singapore. Maybe, hindi pa talaga nauukol. Nang hihinayang man ngunit masaya siya para sa kaibigan. Unti-unti na rin itong matutupad ang mga pangarap at mithiin sa buhay. Mas mabuti na rin na focus ka muna sa wedding mo. Actually, nakahanda na lahat. Wala akong ibang ginagawa kundi ang maghintay sa araw ng kasal. Ibinaba nito ang hawak na menu at tinitigan siyang mabuti. Ayaw mo noon, James, makes sure na sitting pretty ka lang. The bride should be the prettiest on the day of her wedding. She is given the best wedding any woman could ask for. She's like a princess, yes. Everything is at her disposal. Kahit ang pag-aasikaso sa mga dokumento, ay iba ang nag-aasikaso para sa kanila. The perks of having a rich husband. Pero hindi may aalis sa kanya ang makaramdam ng kakaiba. Kulang sa personal touch. So, let's dig in. Sa pagkain nabaling ang pansin nila nang dumating ang order nila. Naging masaya ang usapan nila ni Lynette. Pero sa kabila niyon, ay samasagi sa utak niya ang maraming isipin. Ang usapan nila ni Stella at Indira at ang kakatwang mga ikan-ikilos ni James. I hope you'd keep your heart whole when the time comes. Don't tell me, I didn't warn you. Tumatak ang mga sinabing iyon ni Indira sa kanyang utak at puso. Then the little encounter she and Stella had yesterday. Nagpang-abot sila ni Stella sa elevator. Papalabas siya ng mag-isa. Hindi na siya nagawang ihatid ng asawa dahil may bigla ang dumating na kamiting. May hinala siyang inaantabayanan nito ang pagbaba niya. Tumayo pa talaga ito sa lounge area at naglakad palapit sa kanya. For quite a moment ay nagkatitigan sila. Bumaba ang tingin nito sa kanyang bitbit. Look around you, Patrice. Do you think na babagay ka sa lugar na ito? Sa mundo ni Jay. Napikan siya sa sinabi nito, pero pinanatili niyang panatag ang pakiramdam. May qualifier ba kung sino ang papasukin ng asawa ko sa mundo niya? He welcomed me open-heartedly, at ipinagmamalaki niya ako sa buong mundo. So to answer your question, yes. I belong to his world. Puminta ang mapanguyam nitong ngiti. She eyes her as if she was some kind of pathetic. Do you honestly believe that you are Mrs. Villamor? Naikuyom niya ang kamao. Pumango na ang hangaring padapuan ito ng suntok sa mukha, pero hindi siya magpapakababa. Hindi niya pakikinggan ang sasabihin nito. Nangako siya sa asawa, dito lang siya makikinig at hindi sa kahit na kaninong tao. Itinuloy niya ang paghakbang. She was determined to ignore this woman. Ang pangako lang ni James ang tanging kakapitan niya. Wala nang iba. Sa kabila ng katotohanan na may umuusbong na takot at pagdududa sa parte niya. Enjoy while it lasts, Patrice Del Mundo. Because as soon as the dust settles and truth becomes clearer, baka hindi mo na mapanghawakan ang puso at bait mo. Walang anuman itong naglakad, taas nuo at tila pag-aari ang mundo. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Stella just gave her that sinister smile. Gamitin mo ang utak mo. Stella was there to ruin her marriage, sobrang laki ng inggit at kung ano-anong kasinungalingan ang tinatahi. I know what you're up to. Gusto mo kaming sirain sa pansarili mong motibo. Well, I'm sorry to tell you. Mahal ako ng asawa ko at ipaglalaban niya ako kahit kanino. Mabuti na lang at madalang ang mga tao sa lounge area. Well, I just hope you can cling to that perfect life you thought you have. Just like what I said, enjoy while it lasts. She sped away. Naiwan siya na bagaman nanatiling kalmante, ngunit nagpupuyos ang kalooban. Buong gabi niyang naiisip ang encounter nila ni Attorney Ignacio. Gumigiit iyon at parang lason na tinupok ang isipan niya. But once she felt Jay's kisses and embrace, pinapawi niyo ng agam-agam. While he whispered sweetest words as he is deep in loving her, she felt secured. At nang paulit-ulit nitong sambitin ang mamahikang mga kataga, she felt whole again. Yes, her husband is crazy for her. Mahal siya nito. James made a promise. A promise to love and take care of her. Pero ngayong napag-iisa na naman siya, sa loob ng kotse kasama si Mang Carding, dinadaga na naman ng pagdududa ang puso niya. Ma'am, may pupuntahan pa ba tayo?
Naputol ang malalim niyang pag-iisip sa pangungusap na iyon ni Mang Carding. Wala na po, Manong. Nanahimik siya, itinuo ng paningin sa labas. Ipipikit niya sana muna ang mga mata, nang agawin ng tunog ng cellphone ang pansin niya. Medyo nagulat pa siya at may kasama pa iyong pag-vibrate. Mensahe, mula sa isang unknown number. Isang mensaheng nagpapakunot sa utak niya ang nakasulat doon. Bago pa man mabasa ni Patrice ang laman ng text message, ay rumahistro sa screen ang call ni Hobby. Nakangiti siya. She swiped the screen open. Tumambad sa kanya ang nakangiting mukha ng asawa niya. Sumaglit ako sa bahay. Wala ka roon. I thought, nakauwi ka na from Klein. Oo, nasa labas ako. Nagiging stalker niya na ang asawa. Halos minuminuto nitong inaalam ang mga galaw niya. Iniutos mo na lang sana kung may gusto kang bilhin, o di kaya sinabi mo sa akin para nasamahan kita. Minusuan niya ito. Ang OA naman. Pinisita ko lang naman sina Lynette, konting despedida kasi aalis na siya sa trabaho. Saglit siyang nagkwento sa asawa tungkol sa pagkakaantala ng plano nila ni Lynette. Love, hindi ka busy. Baka naaga nakita masyado sa mga responsibilities mo riyan. Lumarawan ang tuwa sa mukha nito. Probably because of the endearment she used. You're my first priority, you know that. Tsaka, ang sarap marinig na labs mo ako eh. Sobrang mahal kaya kahit ang magmoldita ay nagagawa na niya. Sa Stella na iyon, love, pansamantala itong lumingon sa gawing kaliwa. Nakita niya si Polly na may iniabot na dokumento sa asawa niya. Pumirma ito at muling nag-concentrate sa kanya. What was that? Humugot muna siya ng malalim na hininga. Once and for all ay kailangan niyang pag-aanin ang dibdib. Sasabihin niya sa asawa ang mga panggugulo ni Stella sa utak niya, at pati na ang ginawa ni Indira. Hindi niya kayang solohin ang lahat. But before she could open her mouth again, bumalik ulit si Polly, at narinig niyang may sinabing may investor na dumating. Wrong timing. Saka na lang sa bahay. Busy ka. Mamaya na lang tayo mag-usap sa bahay. I love you. Hindi na niya hinintay na marinig ang sagot nito. Tinapos niya ang usapan. Nawala sa kabilang linya si James. Ilang sandali muna ang lumipas, bago niya binalikan muli ang mensahe kanina. You know where to find the answer, Patrice Del Mundo. Ang nabasa niya, in all caps lock. Dalawang tao lang naman ang tumatawag sa kanya nito. Stella and Indira. Wala si Indira sa bansa, malamang kay Stella galing ang message. Heto na naman siya, natutuliro. Isa pang mensahe ang pumasok. PSA. Doon mo makukuha ang sagot, Patrice Del Mundo. Mariin niyang naipikit ang mga mata. Kay James lang siya dapat nagtitiwala, at hindi dapat nagugulo ang isip niya sa walang mukhang kausap na nasa kung saan. Tinipo niya ang numero ni James. Ngunit tanging recorded voice message ang sumagot sa kanya. Minig ang mga kamay na napadako siyang muli sa mensahe. PSA. Tatlong letter lang iyon, pero nagpapadagandong ng lubos sa puso niya. She is holding on to James' promises, but a part of her is dreaded to know the truth. She couldn't simply shake off this feeling. If that's what you believe, I have no further plea. Rest your case, especially if you have proof. Proof. Oo nga, kailangan niya ng proof na isasample sa pangungutya ng Abu Goddess sa kanya. PSA who tayo Manong Carding. Alam niya ang sagot na makukuha mula sa tanggapan, pero nag-uumigting ang takot at kaba niya. Para namang umayon sa kanya ang pagkakataon. Hindi gaanong mahaba ang pila. Kumuha siya ng maliit na form at isinulat ang lahat ng detalye niya, Patrice Del Mundo Villamor. Kabado siyang isinusulat ang buo niyang pangalan. Kapag kuway sa suot na singsing nabaling ang pansin. Walang anumang salita ni na Senyora Indira at Attorney Stella ang gugulo sa isipan niya dapat, pero anong ginagawa niya rito? Bahala na. Pinayaran niya ang fee at naghintay kung kailan may serve ang kanyang request. Habang nakaupo sa hanay ng mga upuan sa waiting area, ay kung ano-anong gamo-gamo ang nagdaan sa utak niya. Walang hiya na yun. Kasal na pala sa iba ay inaya pa akong magpakasal. Katabi niya ang babaeng luhaan. Kausap nito ang isa pang babae na panay ang himas sa likuran at inaalo ito. Hindi ako lalakuan ni James. Mali ito, Patrice. Mali na pagdudahan ang asawa mo. Isinukbit niya ang bag sa balikat at tumayo.
James has given her the perfect life she never asked for. Her life is perfect at wala na siyang hihilingin pa. But when she clings on perfection, reality gets the hardest blow on her. It bit her so painfully. Perfection is far from reality, yan ang napatunayan ni Patrice sa mismong araw na ito. Sorry ma'am, pero walang record na lumalabas ng isang Patrice Villamor. Practical joke ba ito? Sobrang lupit naman kung practical joke nga ito. Ma'am, paki-double check naman, Patrice Del Mundo Villamor. Ikinasal kami ng husband ko 5 months ago. Mag-aanim na nga. Yamot na tinitigan siya ng teller. Bakit hindi ninyo e-try na sinomar na lang ang kuhanin ninyo ma'am? Nainsulto siya sa sinabi ng babae. Gayunman ay sinunggaban niya. Habang hinihintay ang dokumento ay di siya mapakali. May bumubulong sa isip niya na may isang hindi magandang magaganap. Kung saan-saan na lumilipad ang utak niya habang naghihintay, may mga ideyang naglalaro sa kanyang utak. Patrice Del Mundo. Umalangaw-ngaw ang pangalan niya sa pagkadalaga sa buong bulwagan ng PSA. Patrice Del Mundo. Minig ang mga kamay na inabot niya ang dokumento mula sa teller. Wala siyang balak na buksan o basahin ang papel na hawak ngayon. Lumabas siya ng tanggapan at naghanap ng hindi mataong lugar. Sa kotse kung saan naghihintay si Mang Carding. Sige na ho, manong. Ilang minuto nang umaandar ang sasakyan, ngunit nanatiling hawak niya ang papel. Dahan-dahan ay pinasadahan niya ng titig ang nakasulat na pangalan. Panlulumo, panghihilakbot, paghihinampo. Ang pumaloob sa puso niya nang mapatunayan ang hinala. Patrice Del Mundo, nanuyo ang lalamunan niya. She was never a Villamor. She was never married. She was never James' wife. Never had been. Ilang saglit na blanko munang nakatitig siya sa papel, ang mga luhang nakaamba sa kanyang mga mata, ay tila nakakaunawang nakatambay muna sa gilid ng kanyang mga mata. Kahit ang mga luha ay nakikisimpatiya sa kahihiyang sinapit niya. This is her greatest humiliation. May punto pala talaga ang mga sinabi ni Stella. Pero nang pumikit siya, saka nag-uunahan, parang nagkakarera ang mainit na likido sa kanyang mga mata, pudos dot sa kanyang pisngi. Ang tahimik na pag-iyak ay nauwi sa hagulhol. Paano mo ba nagagawa sa akin ito James? Himutok niya. Puno ng hinagpis ang puso niya. Ang sakit, sobra-sobrang sakit. Nalulunod ang puso niya sa walang katulad na kirot. Pakiwori niya ay binubundol ng libu-libong punyal ang kanyang dibdib sa matinding sakit. This pain was unmatched. Wala nang sing sakit pa. Pinangangapusan siya ng hininga. Ma'am, nag-aalala si Mang Carding sa kanya. Mang Carding dyan na lang ho muna ninyo ako ibaba. Tsaka, umuwi na rin ho kayo kaagad, matapos ninyong masando si Nami. Gusto niya lang naman munang mapag-isa. Nang makababaw ay lutang ang isip na naglakad siya sa hindi niya malamang eksaktong kinaroroonan. Nanlalabo ang mga mata niya. Kanina pa siya umiiyak na walang patid, ngunit pakiwori niya ay malalim ang balon ng tubig sa kanyang mga mata. Ayaw tumigil sa pagpatak ang mga luha. Tumambay muna siya sa isang kafe, pagkatapos ay pumara siya ng taxi, at nagpahatid sa dati niyang apartment. Mabuti na lang at buong taon niya yung nabayaran at kanya pa rin. Alikabok ang unang sumalubong sa kanya. Ilang buwan na rin kasing hindi iyon nagagamit. But the sight of this simple abode is the only remaining reality in her slowly shattering world. Ang alikabok, ang payak na paligid at ang sakit na nararamdaman sa dibdib, yun na lang ang nananatiling totoo. Habang nakatitig sa sofa, bumabalik lahat sa kanya, kung paano nagsimula ang lahat. Pati na ang maliit na dining table, ay nagpapaalala how James lured her into that dreamland only to be hurt in the end. Nadudurog ang puso niya, para siyang papel na nilamukos, at inihagis na lang basta kung saan lang. Hilam sa luhang pinagpag niya ang kama, inalis ang cover at pitang-pitang na higa ng padapa. Ang apat na sulok na studio-type apartment dot ang naging saksi ng pagdadalamati niya. Nang muling pagbuhos ng masasaganang mga luha sa kanyang mga mata, ayaw niyang maiyak, ngunit hindi niya mapigil ang sarili. Kusa na lang talagang naglalandas sa mga mata niya ang mainit na likido. Pumikit siya. Matutulog ka na muna Patrice. She knows she couldn't shake off this agony and bitterness gripping inside her heart. Kaya, matutulog na muna siya. Mamahinga munang saglit ang puso mo.
hoping that when she would awaken from slumber, she'd be transported to another place. Lugar kung saan walang sakit at pait,